Ang gagawin natin ngayon na i-adjust natin yung perseverance ng British Toyota, no? So may dalawang pamamaraan pag nag-adjust ng perseverance. Meron tayong short method, meron ng long method. So una ay siyempre tanggalin muna natin to connection sa ignition coil, tapos sa distributor. Okay. Tapos itong puppet. Tanggalin natin yan. Dapat alam nyo kung saan yung front ng makina, no? So ang front ng makina ay ito, kung saan yung fan, engine fan, saka kung saan yung timing chain, yan yung front ng makina. Kasi may numbering yan, no? 1, 2, 3, 4. So yan yung pag number ng cylinder ng makina galing dito sa front. So 1, 2, 3, and 4. Then dapat alam nyo din kung saan yung intake valve, saka saan yung exhaust valve. So kung saan naka-align ito, ito yung intake manifold natin, ito din yung exhaust manifold. So kung saan siya naka-align, halimbawa ito, exhaust manifold, so ito yung exhaust valve. Ito naman, intake manifold, intake valve. Ito intake valve, ito exhaust, exhaust valve, then ito naman intake, exhaust. So yan, so piston number 1, ito yung intake, ito yung exhaust. Intake, exhaust. Yun. So ang gagamitin natin guys dito sa valve clearance, pag exhaust valve ay 0.012, pag intake valve 0.008. So hanapin natin dito sa filler gauge. 0.008. So nakita ninyo ito 0.020. So hanapin natin yung 0.008. Okay, ito 0.08 para ito sa intake valve. Tapos yung 0.012, ito 0.011, ito 0.012. Yan yung sa exhaust. So mas malaki yung sa exhaust valve kasi mas umiinit siya. Pag mainit na, lumiliit yung clearance. So yan. So yan 0.012, 0.008. Okay. Ratchet natin na 19 wibe. So kung mag-a-adjust tayo, start tayo sa piston number 1. So dapat nakatap dead itong piston number 1, no? Nakatap dead at compression stroke. So dalawa ang tap dead sa makina. Tap dead at compression stroke, saka tap dead at exhaust stroke. Tapos dapat alam mo rin kung saan yung magka-running mate. So halimbawa ang 1, karaning mate niyan ay 4. Ang 2, karaning mate niya ay 3. So pag naka-compression stroke ang 1, ibig sabihin niyan yung 4 ay nasa exhaust stroke. Pareho silang pataas. So mag-start tayo sa piston number 1 para matap dead natin sa ang piston number 1 at compression stroke. Titingnan natin ang 4, piston number 4. So end of exhaust, beginning of intake ng piston number 4. Kasi ibig sabihin yan, pag nag end of exhaust na siya, ang piston niya ay pataas. Beginning of intake, ang piston number 1 naman niya ay magpapower. During power stroke, parehas nakasara ang valve. Ito. Pag compression stroke, nakasara ang valve. Parehas yan. Pag power stroke, nakasara ang valve. So, start natin. Mag-adjust tayo sa piston number 1. Titingin tayo sa piston number 4. End of exhaust, beginning of intake. Ang pagpaikot nito guys ay pataas. No? Counterclockwise pag dito ka sa harap, pero pag nasa likod ka, clockwise ang tingin yan. Okay. So, babantayan natin ang piston number 4
end of exhaust, beginning of intake. So dito tayo titingin, pag mag-adjust sa 1, titingin sa 4. End of exhaust, beginning of intake. So yan, nag-exhaust na. So, ibig sabihin, end of exhaust, pagtapos ng exhaust. Beginning intake. Tapos, beginning of intake. Pag bumaba yan ng konti, ayun. Ibig sabihin yan, ito, naka-exhaust open kasi tinutulog niya. So, nakatap din ang 1. Diyan tayo mag-adjust. Okay. So, ang pag-awap niyan dapat ganito. No? So, pwede ka niyang unahin mo ang exhaust, pwede din yung intake. Basta alam mo kung ano yung clearance. So, gagamitin natin sa exhaust ay 0.012. So, dito yan. No? Tapos ito yung adjusting screw. Yan. Pahigpit, paluwag. So dapat, so ganyan, masyado na siyang mahigpit. Hindi bumabunot. No? So luluwagan mo yung adjusting screw. Tapos igaganyan-ganyan mo, i-slide mo. So dapat medyo kumakapit. So tandaan nyo, sa exhaust valve, ang clearance niyan ay 0.012 inch. Yan, medyo kumakapit. Then, pag okay na, i-fix ninyo yan, ang adjusting screw at higpitan ang lock nut. Yan. Ikukontra nyo itong screw. Yan. So, check ulit natin. Ayun. So, meron yung clearance. No? Dapat medyo sumasabit. Dito naman sa intake valve ng piston number 1, ang sukat ay 008. So, ito naman. Ayun, mahigpit, luwag-luwagan. Okay, basta sumasabit na siya, pwede na yan. Yan, tapos i-fix at higpitan yung bolts. Lock na. Lock na. Pero pagluga na daw, sir. Yan, sir, na yan. Wait. So, pagtapos ng piston number 1, mag-a-adjust tayo sa? 3. Piston number 3. Kasi yung firing order nito ay 1, 3, 4, 2. Kaya mag-a-adjust tayo sa 3 dahil tapos na natin yung 1. Itatap din natin ang piston number 3. So, titingin naman tayo sa karaning mate ng 3, which is yung piston number 2. So, titingnan natin to end of exhaust. Okay, so end of exhaust, beginning of intake. So, yun, nag-exhaust na siya. Bumaba ang exhaust valve. End of exhaust. Yun. Then, tingnan natin yung intake, beginning of intake. Baba lang siya ng konti. Yun, bumaba na. Dapat, hindi malinaw na yung mata ninyo. Tapos, so ito yung exhaust valve, ito yung intake valve. So, kahit saan ka dyan pwede o muna. Try natin dito ang 12.012. So, matigas na. Ayan. Anong gusto nyo? Kaya isa-isa o dalawa-dalawa? Partner-partner. Para may tagaipot. Pero mas maganda kung isa-isa. Ayun. Mahirap na siya. Ha? Intake valve. Ilang yung sukat ng intake valve? 0.008. Okay. At medyo sumasabit. No? Ganyan. Hindi naman yung masyadong maluwag. Okay. So, yan. Okay. So, tapos na tayo sa piston number 3. Sa number 4. Anong susunod? Number 4. Number 4. So, papaikutin na naman natin. Sir, sa number 1, sir, makita. Itatap natin yung 4. So, titingnan natin yung karaning mate. Number 1. Yung karaning mate ng 4 is 1. So, end of exhaust, beginning of intake. So, nakikita nyo, exhaust siya. Yan. Pagbalik niyan, beginning of intake.
Berapa sir? Okay, yun. Hindi na yan. Ayun. So, adjust tayo sa 4. 4. 1, 3, okay. Sa 4. 4. Unahin natin yung take, intake. Hindi tayo dyan, intake or exhaust. Dito tayo. Ang intake ay point 08. Meron naman ng shortcut method. Dito muna tayo sa long method. Yan. Tapos, ito na. So, ganyan ang proper na paghawak ng tools, no? Kasi kahit isa ka lang. So, ito, yan, no? Sige na yan. Ayun. Then, tapos na natin yung intake valve. Dito tayo sa exhaust valve. 0.012. So, dapat medyo sumasabit. Yan. So, dapat box wrench ang gamitin nyo para hindi masira yung lock nut. Tapos naka-plaster. Yun. Yun na yan. Okay. Number 2. Then last is number 2. Pag-adjust tayo sa piston number 2. Itatap natin ang piston number 2. Para matap ang piston number 2 ay titingin tayo sa number 3. Running mate, which is piston number 3. End of exhaust. Beginning of intake. Beginning of intake. So makikita nyo, nag-exhaust, tapos intake. Beginning of intake. Konting baba. Ayun. Ayun. Okay. So adjust na tayo dito. Dali. So makikita nyo, medyo tagas pa. Medyo malaki yung clearance. Yeah. So, ayan. Unahin natin ito. Intake, 00. Okay. 0.008. Mga pagbacha niyo. Sa tanan mo, kanilisan. Halos na lahat na cross-cylinder. So, ganyan. Magkakaiba lang yan yung arrangement ng minsan nandito sa kabila yung exhaust. Pero dapat alam mo kung saan yung intake saka saan yung ang exhaust. Pero yung procedure niya, pareho lang sa halos pareho sa lahat ng 4 cylinder engine. 1 3 4 2. Ayun. Yun na yan. Okay. So, ikita natin final. Ayan. So kung hindi natin ginalaw ang distributor, wala, hindi natin ito tinanggal, pagkatapos mo adjust, ibabalik mo na lang yung cover. Ibabalik lang natin yan kasi nag-adjust lang tayo ng valve. No? Hindi na natin ito kailangang i-adjust.